Okay, so isang mabiyayang umaga sa bawat isa. Na-meet ko po yung parents ni Kuan, pero yung more Kuan yung top. Matindi talaga. Nangaangko din sa kanya yung bilang isang ama, ng pamilya. Nangaangko yung concern niya talaga sa mga anak niya about sa spiritual nila na buhay. Eh, pag may nabalitaan siya na medyo kung sa kanila, pupuntahan niya yan. Di ba, Doc? Eh, nung pupunta-punta dito yan, pag medyo nagpapasaway si Rudolph. Oh, ganun yun. Napasyal siya dito, na umawit pa nga siya dito, may talent siya sa awit. Pero ganun yun, hindi niya pinababayaan, talagang sinusubaybayan niya yung buhay ng kanyang mga anak. Bagamat, ilan ba kayo? Walo? Pito. Bagamat pito sila, pero hindi niya, so, iba talaga pag yung parents mo mismo, yun ang kagandahan. Kaya, ang problema, hindi natin pwedeng piliin ang parents natin. Kaya, tayo nang magpaka-parents sa sarili natin. Kung walang parents, di ba, na gumagabay. Kaya ako sa mga kabataan yun, sinasabi ko pinababayaan na nga kayo, hindi na nga kayo nababantayan ng parents nyo. Di ba, magwawalwal pa kayo. Di ba, dapat kayo na mismo yung magbantay sa sarili ninyo. Di ba, kayo na yung number one na magbabantay sa sarili ninyo. May problema, ay, ganun naman yung magulang ko eh. Diba? So, ay, magulang mo yan eh. Isang araw, mawawala din yan. Diba? Pero ikaw, kamusta na? Diba? Magpapamilya ka, tatanda ka. Nawala yung parents mo, anong mangyayari? Diba? Kasalanan pa rin ba nila? Wala na. Walang mangyayari sa'yo. Kaya, yun yung, kahit sa mga youth camp noon, madalas kong pinagdidiktikan talaga yon. Hindi kayo ba yung bantayan? Huwag kayong mag-rebuild eh. Diba? Dapat bantayan niyo ang sarili niyo. Kayo mismo. Diba? Hindi kayo naiintindi sa pag-aaral ninyo. Hindi kayo na mag-intindi. Diba? Kasi sinong makikinabang noon? Yung parents ba ninyo? Kayo pa rin. Diba? Mga kabataan pa rin. Kaya yan yung challenge ko din sa inyong mga kabataan. Pero kung may parents tayo na katulad ni La Rudolph, we are blessed. Diba? Dagdag biyaya. Yun. Kung pinagpala tayo na meron tayong parents na ganun. Hindi sila ako. Sabi nga niya sa akin, kahit hindi ko sila napag-aral ng maayos, basta nasa Panginoon sila. At totoo naman, di ba? Maayos yung buhay sa ng magkakapatid. Kahit walang mga degree. Ilan bang may degree sa inyo? Ilan nakapag-aral, nakapagtapos? O dalawa lang, sa pito, di lima. Pero maayos naman yung buhay nilang magkakapatid. Kahit na ganun. Anyway, so yun ang kagandahan. Kaya, pero sabi ko nga, hindi naman natin pwedeng sabihin na, Lord, ito yung parents ko. Hindi natin pwedeng piliin. Hindi natin pwedeng, di ba? Pero ang maganda dyan ay, at least, meron tayong mga magulang, di ba? Na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Okay, tayo po tayong lahat. Pero huwag natin kalilimutan, meron tayong magulang ng mga magulang. Na hindi manggugulang sa atin. Kasi may mga magulang, ginaraan sa gulang eh. Pero, ang Diyos natin, ang ating Ama, di ba? Sa langit ay hindi tayo gugulangan. Sige? Yoko muna tayo, tayo manalangin sa Panginoon. Ipo, bawat isa patuloy at manalangin. Yan. At sama na rin po niyo ako sa panalangin sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, ay kinikilala namin, naniniwala po kami sa iyong mga salita at pangako na kung saan may dalawa o tatlo nagkakatipon dahil sa iyong pangalan, ikaw ay naroon. Kaya ngayong umaga, Lord, we acknowledge you, we acknowledge your presence. Lord, nag-expect po kami dahil narito ka sa aming kalagitnaan, Lord, ng mga bagay na kamangha-mangha dahil ikaw ang Diyos na kamangha-mangha. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang nagsabi na ikaw ang makagagawa ng higit sa pwede naming hilingin at isipin ayon sa iyong kapangyarihan na naghahari sa amin. Kaya ngayong umaga, we use that power, Lord, ginagamit namin ang pinagkatiwala mong authority, kapangyarihan sa amin. Lord, we claim it, Lord, aming inaangkin, Lord, ang bagay na gagawin mo sa buhay po namin, Lord, ng higit sa pwede naming hilingin at isipin.
mga anak mo ngayon ay lumalapit sa inyo, Lord, na humihiling, pero alam po namin, masigit ang pwede mong gawin. Kaya nga po, sa umagang ito, turuan mo kami na magpakumbaba. Tulungan mo po kami, Panginoon, tanggapin anuman yung mga bagay na nais mo. Ang mangyari, pagawa, sundin po namin. Lord, we are weak. Kami mahina lang. Sinabi mo, Panginoon, gaya ng sabi ni Propeta Jeremiah, alam mo na kami galing sa alabok. Mahina, walang magagawa. Pero salamat sa biyaya mo. Thank you, Lord, sa tulong po ninyo. Salamat sa grace. Lord, na patuloy. Ikaw ang nagsabi, your grace is sufficient for us. In times of weakness, sa panahon ng aming kahinaan, nakikita ang iyong biyaya. Naluluwalhati ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Masagana ang iyong biyaya sa amin. Kaya sa mga sandaling ito, dalangin ko po bilang iyong lingkod, Panginoon, lahat ngayon na nakatayo, kumikilala sa iyo, Lord, mga anak mo na ito na tinubos ng iyong banal na dugo. Maging mga kasama namin ngayon na kikinig, nanonood sa online, Lord, ang pagitan, ang distansya ay hindi hadlang, Panginoon. Kaya mula sa trono ng iyong biyaya, O Diyos, natagpuin mo po kami ngayong umaga. Abutin mo po, Panginoon, ang pangangailangan po namin. Lord, sa umagang ito, naniniwala po kami. Lord, naniniwala po kami sa himala na gagawin mo sa buhay namin. Aalis kami sa lugar na ito, pero dala namin ang himala, ang presensya mo. Gaya ng panalangin ni Moises, Panginoon, yan ang panalangin ngayon namin ngayong umaga. Aalis kami sa lugar na ito, dala ang presensya mo, O Diyos. Thank you for these people, naglaan ng oras at panahon. Lord, alam ko po, Diyos, hindi ito mawawala ng saysay at kabuluhan. Lord, hindi sila nagkamali sa pinili at desisyon sa umagang ito. Alam po namin, ikaw ang nagpaalala sa amin, Banal na Espiritu. We thank you, Holy Spirit, for keeping on reminding us. At salamat po sa biyaya mo, tinulungan mo kami. Ma-overcome, mapagtagumpayan lahat ng balakid, lahat ng hadlang na ginagawa at gagawin ng kaaway at ng kanyang mga kampon at hanggang sa mga sandaling ito. We thank you, Lord God. Nais naming marinig ay ang tinig lamang po ninyo. Aming sinasawata lahat ng espiritu ng pandaraya at kasinungalingan. In a flaming dark of the evil one, anumang klase ng palaso na nagliliyab ng diablo na itinitarget ngayon sa amin, sa pangalan ni Jesus, aming pinapawalang bisa. Take control over this place, our mind, our heart. Let your kingdom come. Let your will be done. Sa buhay namin, sa pamilya namin, Lord, sa iglesia na kinabibilangan po namin. Lord, maging din po sa bansa na aming pinagkatiwala mo sa amin. We thank you, Lord God, sa iyo lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede tayong makaupo. So ngayong umaga, pinag-uusapan natin ang patungkol sa patuloy na pagkilala. Ayan, o pagkakilala, o knowing God, o pagkilala sa Panginoon niya. Kaya nang sabi natin nung una, kung natatandaan ninyo, may mga tao na lumapit, kumilala sa Panginoon dahil sa mga kadahilanan. Kung minsan ay kasakit, dilobyo, etc., etc. Yun naging motivation kaya sila lumapit sa Panginoon o kumilala sa Diyos. Pero dapat hindi na natiling ganun na yun lang yung motivation. Di ba? So, nung nakaraan ay pinag-usapan natin na mahalaga na makilala natin ang Panginoon hindi dahil sa ating emosyon, karunungan, ideolohiya ng mundo, diba? Kundi dahil sa kanyang o sa pamamagitan ng kanyang ayan, mga salita. Mahalaga yun. Na dapat ay makilala natin siya hindi sa ating, diba? O sa pamamagitan ng anuman, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Dapat sa pamamagitan ng kanyang salita. So,
Ngayong umaga naman ay pag-uusapan natin ang pagkilala sa Panginoon sa ibang paraan naman. Ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Paglilingkod sa Kanya. So, siyempre, kung nakakilala na tayo sa Panginoon, automatic naman yan, nagsiserve tayo. Di ba? Tama? Pero, dapat kung ano man yung dahilan, dahil gaya ng madalas kong sabihin, pag morning service ay equipping ministry tayo. Di ba? Kaya, kung ano man yung dahilan, unang dahilan, kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat hindi tayo tumigil doon. Dapat magpatuloy na lumalim, lumawak, o magpatuloy na makilala natin ang Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Okay? Kasi ganito ang sabi, sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal, mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako kaysa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. So, tayong mga tao, typically, kapag gusto nating maglingkod sa Panginoon, yan yung agad, di ba, na naisip natin. Ah, maglilingkod ako sa Panginoon. So, pupunta ako sa simbahan, magbibigay ako ng tithes, mag-worship ako, etc., etc. Di ba, yan yung mga religious activity. O yan yung mga religious na pamamaraan. Thank you, Belen. Yan. Yan yung mga religious na pamamaraan na iniisip natin. Ang pinaka-worst pa nga, kung minsan tayo mismo yung gumagawa ng way na, Lord, paglilingkod lang kita sa ganitong paraan. Di ba? Pero ngayong umaga, we pray and manalangin tayo sa banal na Espiritu, sa Panginoon na sana ay mabago, di ba, yung mga perception natin yon. As, siyempre, mas matured na mga Kristiyano. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako, know me, kaysa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. So, yan madalas kong sabihin na tayo ay hindi tayo religyoso, hindi tayo religious, hindi tayo naglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng reliyon. Amen? Kaya yung sinasabi ng Panginoon, mga religyoso itong mga taong ito. Ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa nila para sa Panginoon, pero hindi nila kinikilala ang Diyos. Pwede bang mangyari yon? Yes. Diba? Daming mga taong religyoso. Kaya lagi nating napapakinggan yan, diba? Hindi lang ako nagsasabi niyan na religiosity does not mean spirituality. Hindi po kahit religyoso ka na, spiritual ka na. Hindi ho ganun. Kaya kung nakakita tayo ng mga taong religyoso, hindi ibig sabihin, spiritual sila. Pero ito yung hinahangad ng Diyos. Kaya sinabi niya sa kay Hosea. Kaya sabi niya sa gawa, ito yung pangyayari na si Pablo ay nasa Athens. Nasa Greece. Alam naman natin ang background ng Greece, di ba? Ito yung mga taong mga matatalinong tao. Dito nagmula ang mga, di ba, mga philosopher. Kaya nga si Janie, sabi niya, kung meron siyang gustong mapuntahan, Greece, gusto niya makita yung mga, doon nagmula yung mga philosopher, mga sila, Socrates, di ba, at kung sino-sino pa. Pero, nung naglalakad doon si Pablo, inoobserbahan niya yung paligid. Siguro, kahit din siya, parang curious, di ba? Mga matatalino yung mga tao dito, makita nga. Tingnan yung mga bahay nila, kung paano ang architecture, etc., etc. Pero mayroon siyang napansin, kahit sila matatalino, sabi doon, mayroon siyang nabasa na isang karatula, ang sabi doon, para sa Diyos, hindi namin kilala. Matatalino, pero hindi nila kilala ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, yung Diyos na yan na hindi nyo kilala, ito ngayon pinapakilala ko sa inyo. Tinuturuan niya yung mga philosopher, mga genius people ni Pablo. Ito yung ngayon pinapakilala ko sa inyo. Ang gaganda ng mga templo ninyo. Kasi mga matatalino, siyempre yung mga architecture siguro, napansin niya ba?
magaganda. Hindi katulad dito, ah. Mga welding, maayos. Pero ang problema, kaya sabi niya, ang Diyos, hindi siya nananahan sa templo na gawa ng tao. At ito yung isa pa, sabi niya, hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao na para bang mayroon siyang kailangan. Gayong siya ang nagbigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Sangkatauhan. So ito yung sinasabi niya, abe, hindi siya nananahan sa mga templo at hindi rin siya nangangailangan ng paglilingkod. O hindi niya kailangan yung paglingkuran siya. Tandaan natin ang isa sa anong tinatawag doon? Characteristic o isa sa mga attribute ng Panginoon is self-sufficient God. Hindi mo siya kailangan paglingkuran. Maglingkod ka o hindi, Diyos pa rin siya. Maglingkod man tayo o hindi, Diyos pa rin siya. Kaya sabi niya, hindi niya kailangan ang paglilingkod ng sino man. Ha? Kasi sa kanila, siyempre napansin niya ba, magaganda yung, ito yung klase ng paglilingkod namin sa Panginoon. Pagandahin yung templo, magaganda, mga maayos ang upuan, siguro talagang nasa design, etc., etc. Pati yung mga tradisyon na ginagawa nila. Pero sabi ng Panginoon ni Apostle Pablo, hindi yan ang klase ng paglilingkod. Hindi nyo siya pwedeng suhulan. Na pagagandahin namin to, ganitong gagawin ko para sabihin mo, naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya sabi niya, hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parang mayroon siyang kailangan. Kasi ganun eh. Diba? Kaya yung mga matao, pag religyoso ka, you can serve God dahil niisip mo kailangan siyang paglingkuran. Kaya ginagawa mo yon. Kaya ginagawa nila yon. Kaya ginagawa natin kapag naging religyoso tayo. Kailangan kong gawin to kasi kailangan to ng Diyos. Kailangan ako sa simbahan kasi, diba? Yung mga ganun. Kaya lagi kong sinasabi kahit noon pa man, ang gawain ng Panginoon kay wala ka o hindi, paggawain niya ng Diyos, magpapatuloy. It can exist. Kaya huwag tayong magpa-importante. Diba? Na para bang, wala, walang worship team pag wala ako. Hindi magpe-praise in worship. Alala ko nga yung isang kaibigan ko eh. Sabi niya, kapag nagkakagulo sila, papakinggan ko yung practice nila. Umuwi na kayo. Bukas na lang kayo bumalik. Kahit walang worship team, walang maglilid ng worship, pwede tayong mag-worship sa Panginoon. Ayoko yung papractice kayo, mag-worship kayo bukas, maglilid kayo ng worship, tapos gaaway-away kayo, umuwi na lang kayo. Parang magmamalaki, di ba? Because I am talented, I am in need, di ba? Kailangan ako. Kailangan ako doon. So, ayun. Kaya si Pablo, yun sinabi niya. Kasi itong mga tao dito, siyempre, bukod sa matatalino, may kaya sa buhay. Diba? Kaya, kailangan gawin namin to kasi kailangan to ng Diyos. No. Ha? Huwag ko natin kalilimutan yan. Hindi niya kailangan ng paglilingkod natin para maging Diyos siya. Diyos pa rin siya. Kahit di ka maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya di ba sabi ko, kapag gusto mo maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Lord, huwag ka mag-iinarte. Di ba? Huwag tayong pabebe. Di ba? Huwag tayong... Kasi, huwag nating isipin na, di ba, dahil sa'yo nagpapansyon. Di ba? O dahil sa'yo, kaya siya nagiging Diyos. Hindi po. Di ba? Ang Diyos, Diyos siya. Kahit wala ang tao. Di ba? Alam naman natin yan. Aladalas na pero ang tao pag wala ang Diyos, walang silbi. Huh? So, yun ang huwag nating ipagmamalaki. Thank God kung ginagamit tayo ni Lord. Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya may mga time talaga gusto mong maglingkod sa Lord. Ipagsiksikan mo yung sarili mo. Kasi gusto mo. Hindi dahil gusto ng Diyos o hindi dahil kailangan ng Diyos. Amen? Okay? So, yan ang dahilan. Kaya, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, the more we serve God,
mas nakikilala natin siya. Are you there? Oh, next slide. Yan nga natin. Yan, Romans. Kaya sabi niya, magpakasipag kayo at huwag at ang kaloob ay lalo pang pag-alabin sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang sinabi niya sa Filipino Standard Version. Sabi niya, Romans 12:11, magpakasipag. So pwede kang tamarin. Kaya sabi ni Pablo, magpakasipag. At ang kaloob ay lalo pang pag-alabin. Pwedeng manlamig. Normal yan, ang makaramdaman mo, malalamig ka. Diba? Mawala ng gana. Hindi ka aatin sa church. Diba? Hindi ka magbabasa ng Bible. Hindi mananalangin, etc., etc. Maraming dahilan niya. Pero sabi ni Pablo, pag-alabin mo. Diba? Hindi niya sinabi, umating kayo sa church para mag-alab kayo. Kasi sabi, pag-alabin mo. Kung sa apoy sana, parang papaypayan mo siya. Ikaw mismo gagawa. Paypayan mo. Pag-alabin mo sa paglilingkod. Yan. Ang kaloob ay lalo pang pag-alabin sa paglilingkod sa Panginoon. So, siyempre lahat naman nagmumula dito. Di ba? Paano yung nasa loob, sabi ng Panginoon, yun ang lumalabas. Kaya kung yung kalooban mo, nanlamig na, nanghina na, siyempre yung katawan mo, wala na rin. Hindi mo pwedeng sabihin na, nandyan ako sa church, kahit wala ka. Diba? Ngayon, hindi pa espiritu ang kailangan natin katawan kasi nasa katawan pa tayo. Amen? Kaya huwag tayong magdala dito ng espiritu. Magdala tayo ng tao. Di ba? Katawan. Tao na may espiritu. Hindi zombie. Diba? Walang espiritu yun. Kaya sabi ni Yuki, ang zombie ay walang heartbeat kasi wala na silang soul. Naisip, oo nga pala, no? Ay, wala na silang pulso. Oo nga, no? Pero wala naman zombie. May zombie ba? Anyway. Pero yun yung, di ba? Na hindi pwedeng ganun. Sabihin natin, nasa kanyang kaluluwa ko. Hindi pa humihiwalay. Gusto mong humihiwalay na? Sa ibang version, sa ang salita ng Diyos, sabi niya, huwag kayong maging tamad. Yun pala yun. Yung magpakasipag, di ba? Kabalik na lang, tamad nga. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag. Yan. At buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ayan, sabi ni Pablo. So, ang panlalamig ay isang, ang pagiging, ang katamaran o yung pag tinatamad ka na, ibig sabihin, nanlalamig ka na. Yung pala yun. Kaya sabi niya, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag. Buong pusong maglingkod sa Panginoon. So yung pag-aalab na binanggit niya yan, na pag-alabin natin ang ating kalooban sa paglilingkod sa Panginoon, ito yung sabi niya, buong pusong maglingkod. Hindi half-hearted. Diba? Nandito yung katawan mo, nandito yung one mo, pero yung utak mo, wala dito. Half-hearted yun. Ano yun? Diba? Kulang ka sa, diba? Kaya kung minsan lalabas ka, ganun pa rin. Yung bigat mo nung dala, paglabas, dala-dala mo pa rin. Sabi ng Panginoon, come to me all you are weary and I'll give you rest. Kaya dapat, paglabas natin dito, we rest. We feel rest. Dahil lumapit ka sa Panginoon, ano, sinungaling ang Diyos? Diba? O baka tayo may problema. Amen? Ako, madalas din eh, personal experience ko talaga yan. May mga pagkakataon na yung masama ang pakiramdam, di ba, ganyan. Pero, kailangan kong tumayo. May mga pagkakataon pa noon, ito yung pinaka-worst na naranasan ko, yung nanginginig yung tuhod ko. Pero siyempre, hindi ko naman sinasabi yan sa kongregasyon. Yeah? Na ano ba yun? Natatrangkaso, na may trangkaso ako at nanginginig ko. Basta nakalungislib lang ako. Time. Talaga naglungislib ako. Pero, ayun, nanginginig yung tuhod ko. Pero, nung matapos akong mag-preach, nawala naman. Diba? Kaya sabi ko, Lord, totoo nga. Ang nabibigatan lumapit sa iyo at makakaramdam ng kapahingahan. I have feel rest. I feel rest. May mga pagkakataon pa. Ewan ko, naranasan nyo yun. Di ba? Para ang bigat ng katawan mo, punta ka sa church.
Pero pag nandito ka na, pag uwi mo na, parang, di ba, naginhawaan ka, buti na lang pumunta ako ng church. Ay kung pumunta ako kay Kumari at nagmaritis kami, baka lalo pang bumigat yung kalooban ko. Di ba, lalo lang ako nagalit. Ay, yung mga ganon. Ay, kaminsan ganon eh. May option kayo. Ano, pupunta dito, pupunta dito. Di ba, I can serve God or what? Di ba? At pinili mo maglingkod sa Panginoon, sabihin mo, salamat na lang pumunta ako ng church. O salamat na lang nag-worship ako sa Lord. Di ba? Mga ganun talaga. So, kaya pag pumunta tayo sa church, expect natin, di ba? We feel rest. Ano ba yung mga bigat natin, pasanin natin? Sabi ng Panginoon, come unto me, all you are weary and heavy laden. And I give you rest. Sa presensya ng Panginoon, may kapahingahan. Amen? Kaya, ayan yung sinabi niya. Kaya, pero sinagot siya ni Jesus, Matthew 4:10, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ayan, ito yung pagkakataon na tinukso si Jesus ni Satanas. Pero ito yung isinagot niya. Siya lamang sambahin at paglingkuran. Okay, next slide. Paano ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Gaya ng sabi natin kanina, ano man yung motivation natin sa pasimula ng ating paglilingkod sa Lord, salamat, thank you. Diba? Maganda po yun. Pero dapat hindi tayo nananatili doon. We need to, kailangan nating mag-move forward. Kailangan nating umusad. Diba? Kasi kung hindi, diba? Parang sa inyo, anong gusto nyo, yung anak nyo, grade 1 na lang ba hanggang 10 years, grade 1 pa rin? Palagay nyo, gusto nyo ba yon? Nakakatuwa na ba yon? 10 taon ka na anak, grade 1 ka pa rin? 10 taon ka na nag-aaral dyan, grade 1 ka pa rin? Diba? Diba, hindi ka na natutuwa nun. Magbakal ka na lang. Ano ba yon? Mga lakal ka na lang. O mag-construction ka na lang. So, paano ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Una, tandaan natin na tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maglingkod. Amen? Hindi lang pastor, hindi lang missionary, o yung mga tinatawag natin so-called full-time worker o naglilingkod sa simbahan. Hindi lang yon, kundi lahat tayo. Bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, o bilang kumikilala sa Panginoon, tinawag tayo para maglingkod. Bakit? Dito, ginamit ni Pablo ang pagsasalarawan sa isang katawan. So, sa katawan natin, lahat may parte. Diba? Kahit nga daw appendicitis eh. Diba? Noong una, ano bang gamit kasi niya? Nakausili lang naman dyan. Diba? Nagtanong ako sa doktor kasi may kasama na kami sa Bible school na na-opera ng appendicitis. Dok, ano bang gamit ng appendicitis na yan? Yeah, parang, nakausili yung andyan lang yan. At saka ito pa ha, may baliktad pa pala. May nakatihaya, may nakataob. Diba? Kaya kung appendicitis mo ay kuhan, you are blessed. Yeah? Ibig sabihin, kahit na anong mangyayari, hindi mamamaga yung appendix mo. Pero kung katulad ka ni Genesis, katihaya, diba? Pero wala na siyang worry ngayon, wala na appendix. Mayroon kaming kasama noon, diba? Ganun, na-operahan din siya. Bigla na nakit yung tiyan, diba? Yung kasama namin, sabi niya, rebuke ng rebuke. Ay, sakit ng tiyan. Yung pala, kahit anong rebuke mo, kasi hindi naman pala espiritu yun. Minsan ganun tayo eh. Diba? Pasting natin. Eh. Pasting ka pa, mamamatay na yung tao, malalason na. Hindi mo pa ipa-check up. Sabog na yung appendix niya. Pasting-sting ka pa. Religyoso eh. Anyway, sabi niya, kung paano ang katawan ay binuo ng maraming bahagi at ang bawat isa
bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Ganoon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo. At magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kaya lagi yung sinasabi, kahit sa training namin, sa discipleship, di ba? Kahit anuman yung ginagawa natin, tayo lang nagsusukan noon, ah, maliit lang itong ginagawa ko. Pero sa ministry, sa Panginoon, walang maliit at malaki. Wala kang mababasa sa Bible na yung ministry niya maliit. O ito yung ministering maliit, ito yung ministering malaki. May ba ganyan ba kayo nabasa? Kung meron, pakisabi sa akin, baka nagkamali ako. Diba? O hindi ko nabasa sa Bible. Meron ba kayo nabasang ganon? Diba? O yung gift mo mas maliit. O yung gift mo mas less. Ito, mas important. May ganon ba? Masaya nyo. Diba? Kung may nabasa kayong ganon, tayo lang po yun. Tayo lang sumusukat. Sukatan lang ng tao yon. Pero lahat ng ginagawa natin, kinagwawalis, nagpupunas, nagkakamay, ngumingiti sa lumarating, di ba? Whatever it is na ginagawa natin para sa Panginoon. Basta gawin natin para sa Panginoon. Amen? Yan yung paraan. Lahat ng yan. Kaya sabi niya, tayo para tayong katawan nagkakaugnay-ugnay. Kaya kung yung tenga hindi niya ginagawa yung trabaho niya, magkakaroon ng problema yung katawan. Ama, yung mata. Kaya lahat tayo. Kaya kung ang church ay kumikilos lahat, ginagawa yung kanyang gampanin, yan yung malusog na simbahan. Hindi natin sinasabi yung marami o kuunting tao, pero ang sinasabi natin, ginagawa yung tungkulin ng bawat isa. Yung part mo, yung trabaho mo, yung gift mo. Diba? Kapag ginagawa natin, that's, di ba ganun naman ang katawan, di ba? Pag healthy, kaya nga kapag hindi tayo nag-exercise, minsan nagkagawa ng problema kasi may mga part ng katawan natin, hindi na siya nagagamit. Ano yun? Kaya yun ang gamit nun eh. Kaya kailangan mag-exercise para magalaw, para magamit siya. Di ba? Saka yung utak din natin, di ba? Kung iisa lang ginagawa mo, di ba, nag-EML ka lang maghapon, hindi nagamit yung ibang part ng utak mo. Kaya kay okay, ganun sinasabi namin eh. Kahit ako, minsan sabi ko, enough na yung iPad mo. Diba? Use other part of your brain. Alam niyo yun eh. Mag-drawing ka, magbasa ka. Diba? Kailangan mabalance. Diba? Kasi tayo ganun eh, di ba? Nakapokus lang sa iisa yung ginagawa mo. So, hindi nagagamit yung ibang part ng utak mo. Kaya, maaga pa, nagkaka-Alzheimer na. Di ba? Samantalang si Enrique, 95 na, hindi pa nagka-Alzheimer. Di ba? On yun, kaya may lazy mind din. Komportable ka na, ay, ito lang ako. Ito lang gagawin ko. Unless, mayroon yung mga tinatawag, siyempre, iba naman yun, nakaso. Di ba? Yung mga special, kwan. Pero kapag normal ka, dapat mag-function lahat yan. So, kagaya din ng katawan. Diba? Eh, sinabi ni Pablo, kapag hindi mo na ginawa yung tungkulin mo, nagkakaroon ng problema. Kaya mahalaga tayo sa bawat isa. Amen? Kaya kung nalalamig ka, naapektuhan na ang katawan. Kung masabihin ikaw lang, importante tayo. Amen? Hindi nagpapa-importante, kundi importante. Diba? Diba yung nagpapa-importante? Pero importante tayo. Gaya ng katawan, may mga part ng katawan natin na maliliit. Lalo na yung mga ugat na maliliit. Diba? Pero kahit maliit yan, hindi mo nakikita. Pero pag nag-malfunction yan, apektado ang buong katawan. Kaya nga inaatake sa puso. Diba? Pumuputok yung ugat. So sana walang pumutok sa atin na parang ugat. Para maayos yung function natin. Amen? Importante yan. Kaya lahat ng ginagawa natin, kung ano man yung ginagawa mo, make it value. Diba? Mean it. Talagang isa puso mo. Kaya sabi niya, gawin ng buong puso. Yung iba, ito nga lang yung ministry ko eh. Lang-lang?
Tapos hindi ko paggawin ng maayos. Di ba? Yan parang hindi ko paggawin ng buong puso. Yan na nga lang. Na dapat, ito na nga lang kaya kong gawin eh. Ito dapat, di ba? Excellent. Do your best. Pero walang lang sa Panginoon. Di ba? Lahat mahalaga. Gaya ng isang katawan. Sabi niya, lahat tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod. Siyempre, iba-iba nga lang. Kagaya ng isang katawan. Ang importante dito, gawin mo, gawin natin. Amen? And stay connected with each other. Kasi, hindi pwedeng ikaw lang, yung independent. Diba? Kaya ito, lagi kong sinasabi. Kapag sinasayaw mong Kristiyano ka, dapat may church ka. Diba? Yung iba, ganun eh. Diba? Ah, Kristiyan din ako. O, anong church mo? Ibig sabihin, anong pamilya mo? Saan katawan ka nakakonect? Yung sabihin, kaya nga may local. Diba? Meron namang universal body. Meron yung local. Diba? Parang pamilya din yan. Kasama ka sa humanity, pero meron kang pamilya. Pamilya ganito, pamilya ganyan. So, ganun din tayo as a church. Diba? Hindi ko tinatanong kung anong, ano mang importante, isang body. Anong pamilya ka nakabilong? Kasi kung hindi, baka stow away ka. Rebuild eh. Diba? Na anak. Kaya pag punta mo sa kabila, ah, Muslim din ako. Salam alaikum. Pag punta mo naman doon sa Buddhist, ah. Kasi nga wala. Diba? Hindi mo alam. Saan ba talaga? Kaya pagharap natin sa Panginoon, huwag mo rin, di ba? Hindi natin malilin lang ang Diyos. Di ba? At hindi natin siya masusuhulan. Okay? Kaya, i-serve God, pamagitan niyan, lalo natin siyang makikilala. Okay? Next. Yan. Yan, sinabi natin kanina, naglilingkod tayo sa Diyos. Diba? Pero, yun nga, ang isang paraan o minsan sinasabi natin, I'm volunteer o I'm obliged, diba, to serve God. Diba? Yun yung one natin. Parang, hindi lang parang, kundi nagbubuluntaryo tayo. O kaya obligasyon kong maglingkod sa Panginoon. Yan yung mga mindset natin. Volunteer na nga lang ako eh. Nagbubuluntir ako sa church. Diba? O ano ba bang tawag na sa ibang term yung volunteer? Ayun, ganoon na lang. Alam na natin yon. Pero isa, yon, obligasyon. Pero alam niyo, we serve God as slave. We serve the Lord as His slaves, not as His volunteers. Kaya sabi ko, kung ang paglilingkod natin is as a volunteer, as a obligasyon, so it's good. Pasimula, pero dapat hindi mananatili doon. Amen? Na ganun lang. O ganun. Dapat you move forward. Okay, basahin natin yung kwento ni Jesus patungkol sa serving na pinapakita niya rito. Sinabi niya, sinabi pa ni Jesus, halimbawa, may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kakating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, yan, bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya? Yan, tanong niya. Halika na, maupo ka at kumain. Hindi. Yung tanong niya, sagot niya rin. Sabi ni Jesus, hindi ganun sasabihin mo. Kundi, sa halip, ito ang sasabihin ninyo. Magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan at pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko. Hindi pinasasalamatan ang alipin dahil sa ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganun din naman sa inyo. Nagkamali yung
Pagkatapos ninyong gawin ang mga iniutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginawa lang namin ang aming tungkulin. Grabe. Discipleship talaga. The cause of discipleship. Kausap niya rito, hindi yung in public. Core group niya. Disciple niya. Diba? Kaya sa atin, maraming mali ang perception patungkol sa paglilingkod. Kaya hindi nananatili. Sa una, sabi ko, it's good, normal yan. Parang grade 1 nga eh. Pero dapat hindi mananatiling grade 1. Dapat grade 2, grade 3. Ibig sabihin, mag-move forward tayo. Kaya nga maraming nagsisimula, pero nawawala. Bakit? Kasi nga nanatili sila doon sa unang hakbang ng perception ng paglilingkod o pananaw ng paglilingkod. Dapat hindi nanatili doon. Amen? Okay, balikan natin yung kwento. Ito yung kwento na ginamit ni Jesus, parable. Alam naman natin, pag sinabing parable, ito yung mga heavenly with meaning. Diba? Earthly story with heavenly meaning. Mga kwentong makamundo. Para mas maintindihan nila na may makalangit na kahulugan. So ito yung kwento. Sabi niya, may isang tao na may alipin. Galing sa bukid, nag-araro, nagtrabaho, etc. etc. Pag-uwi, hindi sasabihin ng amo, ito yung slave, ito yung alipin. Hindi sasabihin ng amo, oy, magpahinga ka na, kumain ka na, etc. Hindi. Hindi sabi niya, o magluto ka na, paghanda mo na ako ng makakain. Galing yun sa? Saan? Sa pagtatrabaho. Ama? Pag-uwi, hindi yun pagpapahingahin ng amo. Kundi lalo, magtatrabaho pa uli. At pagkatapos nun, paglingkod mo ako, ganyan, bigyan mo ako ng pagkain. And then, sabi niya, kahit ginawa nung alipin yung kanyang ginagawa, yung kanyang tungkulin, ay hindi siya kailangang pasalamatan ng amo niya. Yan ang alipin. Bakit? Kasi yung alipin na to, ginawa lang yung kanyang tungkulin. So, hindi siya dapat yung amo ay pasalamatan siya. Yan ang slave. Yan ang alipin. Noong unang panahon, especially in Old Testament, kung mabasahin ninyo, even now, ng mga Jewish culture, pwedeng bilhin ang alipin. Pag binayaran mo yan ng halaga, yan yung alipin mo na yan. Ako ninyo? Susunod ninyo? Kaya, yung mga alipin noon, binibili yan. Binibili yan. May halaga. Kaya nga noon, meron pang mga ako dito eh. Inihilagyan ng hikaw, tanda na siya ay alipin. Sa paa, sa kamay. Ayan yung tanda na siya ay alipin. Ibig sabihin, pag alipin ka, sa ayaw mo't sa gusto, gagawin mo. Kasi alipin ka. At ang alipin, hindi nag-i-expect ng kapalit na kanyang paglilingkod. Wala siyang inaasahang iba, kundi gawin lang yung kanyang tungkulin dahil alipin siya. Hindi siya umaasa at hindi siya aasa na pasalamatan ng amo niya kasi alipin siya. Yun ang pinagkaiba ng volunteer. Are you there? Pag volunteer ka, may ine-expect ka. Kaya ang iba nagtatampo. Bihira, wala na akong sweldo sa church, hindi pa ako napapansin. Volunteer ka eh. You expect something. Kaya nagagalit, kaya naiirita, kaya nagtatampo. Because we volunteer ourselves to serve God, not as a slave. Hindi bilang alipin. Kaya kung gusto nating maglingkod sa Panginoon ng totoo, serve as a slave. Sa ayaw mo't sa gusto, gagawin mo. At gawin mo lang without expectation something. From someone or from anything. Because you're slave. Amen? I really appreciate si Ate Emily, si Nanay Lolet. Diba? Kahit ganong kalagayan,
Makita mo lang sila na umatay ng church, di ba? Para mapapahiya ka na. Bihira, ang lakas-lakas ko. Ang dami kong, pero ang dami nating dahilan. Di ba? Sila habang nakakakilos, yun. Hindi pwedeng, Lord, may sakit naman ako eh. Hindi nga ako makakilos eh. Nagtutungkod nga ako eh. No. Because you're a slave. Wala kang kapatang magreklamo. Kaya kung mapapansin nyo, parang napaka-harsh naman yung amo na to. Diba? Napaka-lupit naman. Yun mo, galing sa trabaho yung alipin niya, siya pa yung mag-asikaso sa bahay. Magpapakain sa amo. Pero slave kasi siya. Eh wala siyang karapatan na magreklamo. Kung hindi siya pagpahingahin, walang problema. Dapat gawin niya pa rin. Hindi pwedeng magpahinga. At hindi rin pwedeng umasa ng gantimpala o pag-appreciate o pagkilala ng amo niya. Kaya dahil alipin siya. Pero salamat, naglilingkod tayo sa Diyos na hindi kasing tama ng amo na ito. Amen? But we serve as a slave. Dapat ganun yung perception natin. Maglingkod tayo bilang isang alipin. Hindi bilang isang boss. Diba? Naglilingkod ka nga, pero pabigat. Diba? May mga ganun. Diba? Ang dami mong pwedeng intindihin. Diba? Aatin lang ng simbahan. Pero as we go on, habang tayo nagpapatuloy, kaya nga, I really appreciate din sa paglago ng mga kabataan kasi yung iba, bago, sinusundo. Diba? That's normal. Lahat yan pinagdaanan natin. Pero dapat hindi na natin iling ganun. 6 months na, susunduin pa rin. Diba? Parang, ba dapat siya na lang nanunundo? Ano yan? 1 taon na. Diba? Hindi lang nakamayan para ng... Why yung mga ganon? You're slave. We are slave to serve God. Magta-tithes tayo no, without expecting anything. Pero hindi naman tayo pinapahirapan ng Diyos na gawin mo to para mahirapan ka. Hindi katulad nung amo na to. Amen? We thank God. Salamat sa Panginoon. Nakakilala tayo ng amo na pinaglilingkuran. Na tapat, mabuti. Diba? Eh sabi daw ni Haring ni Jeremiah, sabi niya, pag magalit ay hindi katumbas ng ating pagsuway. Grabe. Dapat ang parusa mo 10 palo, pero pag nagalit ang Diyos, hindi ganoon. Hindi 10 palo ang ibibigay sa iyo. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam po ninyo, ganito lang po yan. Pag hindi ka slave ng Diyos, sigurado, there's somebody or something who slave you. Ano ba kasi ang slave? Hindi mo control ang sarili mo. Kaya anuman ang kumukontrol sa'yo na iba, you are slave. Yung bagay na ayaw mo, di ba? Itong tao na to, pagod na siya, dapat magpapahinga na, pero hindi kailangan niyang gawin yung pinagagawa ng amo niya. So parang ganun po yon. Anything or everything or someone o sino man o anuman ang pwedeng kumontrol sa'yo o kumukontrol sa atin, umaalipin sa atin. Yun ang umaalipin sa atin. Kaya kung alipin ka ng Diyos sa ayaw mo sa gusto, mananalangin ka, magwo-worship ka, kahit ayaw mo. But you can because you're slave. Dahil alipin ka. Amen? Kaya yung iba, dahil volunteer, ang di ba, ang expectation nila dahil kailangan silang manalangin, dahil kailangan ng Diyos. Pag hindi tinugon ng Diyos, ayon sa gusto nila, yung panalangin nila, wala, nagtatampo na sa Panginoon. Right? Kaya pray ka ng pray, tapos iba yung nangyari, o yung mga nangyari na hindi mo inaasahan, katulad nga nung isang kasama natin, di ba? Kasama naming pastor sa Makati. Ako, hindi ko rin lubos maisip eh. But let God be God. Araw pa yun ng Linggo. Tama ba, Pastor Louie? No? Umaga ng Linggo. Nasunog bigla yung bahay mo. Nadama yung biyanan mo.
Pati anak mo, nakaisa-isa. Palagay ninyo, madali ba yun? Sunog ang buong sambayanan. Ang bilde, ang church mo. Pinag-ipunan mo ng, ay mamahal pa naman ng mga gamit nila doon. Yung, ano ba tinawag niya? Amplifier ba yan? Mixer lang, 80,000 na. Mixer pa lang yun. Siguro naman, ayaw ko lang, kung yun pa rin yung ginagamit nila, yung 80,000 noon na pinakita sa akin. Pero tagal na yun eh, baka kahit napalitan man yun. Pero, ibig sabihin, mamahalin. Palagay nyo, madali ba? Kung kayo nasa sitwasyon na ganun, anong maihisip ninyo? Kaya sabi ko kay Pastor Louie, eh, pag-pray natin na hindi ito maging daan para mag-quit. May nakuwento pa naman si Pastor Louie na umatake yung spirit of resignation. Mag-quit siya sa ministry. Hindi ko madali. But when you serve as a slave, di ba? Hindi mo yun iisipin na because wala kang iisipin that you are deserving because you're slave. Minsan ganun tayo eh. Lord, napagod naman ako. Deserving ko naman magpahinga. Di ba? Lord, naglingkod naman ako sa iyo eh. Ito naman ang ginawa ko eh. So, deserving ko naman to. But you are slave. Huwag natin kalilimutan. Alipin tayo. Wala tayong karapatan. Amen? Mahirap bang tanggapin? Ganun talaga. Umatin kayo ng umaga eh. Quipping service tayo eh. Kaya si Church, pangiting-ngiti. Hindi ko alam kung anong nginingiti niya. Ayoko na dito. Si Yuan, di na makataas ng ulo. Ayoko alam kung... Diba? Pero we serve God as His slave. Kapag ganyan tayo, walang problema. Amen? Not perfect, pero sa ating attitude sa paglilingkod sa Panginoon, walang magiging problema. Because you're slave. At ulitin ko, kung hindi ang Diyos ang umaalipin sa atin, may iba. Either bagay yan, o tao, o ano pa man, o career. Kasi pag sinabing slave, you cannot control yourself. Hindi ikaw ang kumukontrol. Iba ang kumukontrol sa'yo. Kaya yung iba dyan, bisyo. Diba? Alain mo, yung non-living things, kaya kang kontrolin. Yung alak, kaya kang kontrolin. Kahit time na ayaw mo na, pero gawin mo because you're slave. Yung iba dyan, shabu. Diba? Yung shabu, walang kapangyarihan, pero kaya kang kontrolin. Aalipinin ka. At kapag si Satanas, yung kanyang mga alipores ang kumontrol sa akin, umalipin sa atin, sigurado mahihirapan tayo. Lalo na sa bandang huli, pahihirapan tayo. Pero pag ang Diyos ang kumontrol sa'yo, ngayon parang mahirap eh, o sa bandang huli, you're set free. Maging totoong malaya ka. Amen? Kaya alam po ninyo, noon, may panahon, after 7 years, yung mga slave, pinapalaya. Binibigyan ng freedom. Pero pag sinabi ng slave, hindi, ayoko na rito. Gusto ko dito. Ayoko umalis. Gusto ko yung amo ko. Yan, lalagyan na naman ng, ewan ko ba, sa tenga ba yun? Ano? Lalagyan na yun ng kwan eh, di ba? Na yun, habang buhay na siyang slave. Pero ang obligasyon, ang panuntunan ng Diyos, bibili ka ng alipin mo after 7 years. May freedom yan. Bigyan mo siya ng option, ng choice. Ano, gusto mo umalis sa amin o hindi? Pinahirapan kita. Hindi, gusto ko na dito. Ayoko na sa ibang amo. So yan, bibigyan ka na ng tanda habang buhay, alipin ka na nila. Kaya ang slave, walang retirement. Walang
anong tawag doon? Tama, retirement. Walang katapusan. Walang, yun, parang retirement nga. Sa trabaho, di ba? Parang gano'n. Kung ha? Yan, walang kontrata, walang, kwan, gano'n. Kasi yung mga slave na yon after 7 years, bibigyan sila ng freedom, pero bibilihin lang din sila ng ibang amo. Kung ano yun? Freedom lang sa akin, pero mayroong iba uli na mag-aalipin sa kanila. Kaya may mga tanda sila eh. Kaya kung may nakikita ka dyan na may kwintas, may ikaw na ganyan, ah, alipin to, alika, magkano ka? 10,000. O, bibigay mo, alika na, alipin na kita. Kaya nga may mga sign sila eh. Tayo din may tanda ng banal na spirito. Amen? Kung si Satanas may tanda, tayo din. Kaya ang diablo, nakikita nyo yun. Sa iba, siguro tayo minsan di natin napapansin, di natin nakikita. Diba? But the Holy Spirit, pero ang banal na spirito, nakikita nyo. Kasi siya ang naglagay ng tanda sa atin. Kaya invisible, but with God. Nagiging visible sa banal na espiritu. Okay? So, okay na tayo. Ayan. So, pangatlo na way para, yon paglilingkod natin at mas lalo natin siyang makilala ay maglingkod tayo kasi may mga tao o hindi lang may mga, marami talaga ang gumagamit sa relihiyon. Tama? Para sa sariling kapakanan. Tama? May mga tao din, mga Christian worker na ginagamit ang pagtatrabaho o pag-work o pag-serve kuno sa Lord dahil may gustong iwasan. Tama? O kaya naman dahil gusto yung titulo o title. O yung iba naman for material gain. O yung iba naman for popularity. Yung gusto nila, kinikilala sila. Yung, diba, yung, kasi leader ako eh, so dapat kilalanin mo ako. Pero ito yung mga tao na tinatawag na self-service. Hindi sa Diyos naglilingkod, kundi sa sarili. At karamihan yan, mga leader ng kulto. Yeah. Eh sabi ni Pablo in Romans, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangaral na sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin, nangangaral sila. Laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin, kaya iwasan ninyo sila. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, kundi sa sarili nilang hangarin. Sa kanilang hangarin sila sumusunod. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman sa pamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. Kaya magtataka ka kahit, di ba, sabi mo, ang linaw-linaw naman na mali. Pero bakit naniniwala? Kasi magaling magsalita. Magaling magmanipula. Kaya sabi ko, kung yung mga gift na yan ay sa Diyos na gamit, o ipinagamit sa Diyos. Di ba? Be, grabe. Pero pinagamit nila sa kaaway. So may mga tao, sabi ko nga, naglilingkod, o mga Kristiyano, naglilingkod dahil sa pansarili. Dahil sa pera, dahil sa posisyon. Di ba? Kapag ganon, we serve. Sabi niya, hindi tayo naglilingkod sa Diyos, kundi sa ating sarili. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil masaya tayo, napufulfill yung ating pakiramdam, that's why we serve God, pero hindi yon. You serve to yourself. Naglilingkod ka sa sarili. Naglilingkod tayo dahil meron tayong panahon, pagkakataon, naglilingkod ka sa sarili mo. Amen? Kaya, tingnan natin. Diba? Kaya nga, lalong yung iba,
hindi nila nakikilala ang Diyos. Imbis na habang naglilingkod sila, nakikilala nila ang nangyayari, habang naglilingkod sila, lumalayo sila. Kasi mali yung klase ng paglilingkod. Kaya sabi ng Panginoon, mas gusto kong kilalanin mo ako kaysa mga handog na susunugin. Di ba? Mas gusto kong kilalanin mo ako kaysa pagpunta-punta mo sa simbahan. Linggo-linggo ka nga sa simbahan, hindi mo naman ako kinikilala. You don't know me. Di ba? Kaya, siyempre, pag mali yung pagkakilala natin, mali din yung paglilingkod natin. So, sayang lang. Tama? Sayang yung effort, sayang yung panahon. Kaya napakahalaga knowing, know more. Kilalanin mo. Lalo pa natin siyang kilalanin. Amen? Sabi ko nga, huwag tayong tumigil. So, know Him more. More and more. So, anuman ang motivation natin, bakit tayo naglilingkod sa Diyos, kung pansarili, sa sarili tayo naglilingkod. Huwag tayong dapat madaya doon at malito. Alam nyo, ang kaaway is cunning. Deceiver. Yung, ano bang tawag doon? Sa mga bata, pag naglalaro sila, maduga. Yung mga nagpupugs, yung mga nagagano. Kung minsan napapakinggan, duga mo eh. Nananalo siya dahil maduga. Magulang. Madaya. Di ba? So, huwag tayong padaya. Huwag tayong panilang. Dahil ang Diablo, maduga siya. Hindi siya matalino. E yung iba, sabi lang, talino naman ni Satana. Anong matalino? Bubo nga siya eh. Maduga siya kasi. Kung matalino ka, lalabang ka ng harapan. Tama? Ng patas. Eh, yung Diablo, alam niya, talo siya eh. Ay hindi siya makalaban sa atin ng patas. Anong gagawin? Dudugain tayo. Dadayaan tayo. Kaya sabi ni Jesus, if you know the truth, set you free. Pag malaya ka, hindi ka pwedeng maduga, madaya ng kaaway. Amen? Kaya sabi niya, oh, mag-ingat kayo sa mga taong yan. Diba? Ano yung una? Sabi niya, pagkakahati-hati, division. Ha? Saan ba nagmumula yan? Sa labas ba? Sa loob. Amen? Hindi naman makakapaghati dito. Pupunta dito si Kapitan Buwan. Tapos sabi niya, oh, diba? Diba hindi ko paniniwalaan yun? Saan magmumula yon? Sa loob. Eh sabi niya, mag-ingat kayo. Kasi, ang tinutukoy dito ni Pablo, mga Kristiyano na to. Kaso lang, may mga Kristiyano, minsan, o madalas, may mga tao na kahit ganito na sila, nagkakaroon pa ng ibang... Eh, alam niyo yung mga founder, kadalasan yung mga founder ng mga kulto na yan, galing naman sila sa tama eh. Pero bakit lumihis sila? Kasi they can serve sa kanilang sarili. Kaya nga gusto nila, sila yung nasusunod, sila yung... Kaya tingnan nyo, kapag namatay, nawala yung founder kasi hindi naman habang buhay yan dyan, pag nawala, nawala na rin yung church. Diba? Yung organization, nagkakasira-sira na, nagkakawatak-watak na. Diba? Kasi hindi gawain ng Diyos doon. Kaya nyo yun? Kaya nga kahit sa China, mayroong church doon, sabi niya, kahit nyo ako patayin, ang church na to, mag-exist pa rin. Sabi ng pastor, sayang lang bala ninyo. Nakala nyo, mapipigil ninyo, the church will go on. Tatadin nyo manak ng bala. The church will go on. Kaya nga sa Book of Acts, diba, nagkaroon ng persecution, pinagpapatay, mga ganyan. So anong nangyari? Nawala ba ang church? Dumami. Diba? Kasi saan man sila pumunta, they preach the word of God, sabi doon, with boldness. Eh, nangyari, lalong nag-spread. Dumami lalo.
Maraming mga bahay lalo ang nagkaroon ng simbahan. Kaya mababasa nyo, si Pablo madalas niya sabihin, the church who gathered to your house, sabi niya, ang mga ang simbahan o ang iglesia nagkakatipon sa iyong bahay, di ba? O sa iyong ganito, mga ganyan. Kaya, malaga na hindi lang sa ating sarili, kundi yung ibang tao, tingnan natin, baka naglilingkod na tayo sa sarili natin. Mga kabataan, madalas, ganito, di ba? Dito tayo nadadaya. Kaya sa barka-barkada, minsan, madalas, na-experience ko yan, yung pag-baptism, di ba? Kuyog-kuyog yan. Baptism ka na. Kuyog-kuyog yan. Magpabautis ka na. Oy, baptize tayo. Sabay-sabay, ha? Kuyog-kuyog. Pagkatapos niyan, ayun na. Nagising sa realidad. Sidsim, pinaka-batang na bautismo ang ko noon, 12 years old yata. Gusto niya daw talaga magpabautismo eh. So, pero yun ang nangyayari. Because, masaya ako dito eh. Welcome ako dito eh. Hindi ko naman sinasabing masama. Diba? Kaya lagi ko nga sinasabi, kapag may bisita, bigyan ng special treatment, etc. etc. Diba? Pero hindi naman habang panahon ganun. Diba? At mag-expect ka ng ganun din. Dapat ikaw na magbibigay ng special treatment sa iba. Diba? Kasi kung ganun lagi, self-service ka. Kung pupunta ka sa simbahan, punta tayo sa simbahan, sa una siguro okay lang. Maintindihan natin yon. Pero, diba? Ilang taong ka nang pupunta sa church, pagpunta na, pupunta ako doon kasi para ma-bless ako. Pero kung pupunta ako doon, to be a blessing. Nababago. Kaya sinasabi ko, sila Nanay Lulit, si Ate Emily, pupunta lang yan dito, makita mo lang. Diba? Kahit di pa yan nagsasalita. Pero makita mo na, mapapahiya ka na. Bihira. Buo yung pa ako ah. Taba ko ah. Tapos magdadahilan ako. Diba? Kaya, minsan, ganyan talaga, pinadadala ng Lord yung mga ganyang tao to minister with us, to message, magbahatig sa atin ng mensahe. Kaya huwag naman natin sabihin maging ganyan tayo para dumating ang panahon bago tayo maglingkod sa Lord. Amen? Kaya nga sabi niya ni Apostol ni Haring Solomon, habang kabataan pa, alalahanin mo na ang iyong manlilikha bago dumating na mawalan ka na ng pandinig. Nagsisirmon si Pastor, hindi mo na naintindihan, hindi mo na nairinig. Diba? Gusto mong magbasa ng Bible, hindi ka naman kapagbasa. Kasi nung kabataan ka, kung anong binabasa mo. Sabi sa'yo, magbasa ka. 10 taong ka na, hindi ko pa nababasa yung Bible. Diba? So, pero ang dami mo nang nabasa na kung ano-ano. Diba? Nabasa mo na yung libro ng Harry Potter, mga book 1 hanggang book 9. Ano bang hanggang book ba yun? Ang kapal pa noon. Yung Bible, ikumpara mo doon kung gano'ng kapal. Diba? May mga ganun eh. Na may na-encounter ako, fanatic talaga. Pero mo, kumpleto yung libo yung nagastos na niya sa libro. Talaga, kinukoleksyon na. Kinukolek niya talaga. Nabasa na mo mo lahat yan. Sabi ko, opo. Ba, proud pa. Nabasa niya. Ang kapal, tsaga mo nung magbasa niya. Diba? Kaya yung sabi ni Haring Solomon. Kaya habang bata ka pa, sabi niya, malakas pa, nakakabasa ka pa, nakakarinig ka, lalahanin mo na ang iyong manlilikha. Kaya lagi yung sinasabi sa mga kabataan, habang single pa kayo, wala pa kayong pamilya, serve God. Huwag niyang sayangin yung iyong pagiging kabataan, ang iyong panahon. Kasi darating ang panahon, kahit gusto mong gawin, di mo na magawa. Kasi may pamilya ka na. Diba? May iba ka nang kailangan gawin. Gampanan.
But habang single pa, do it. Serve God. Hindi para magwalwal, kundi para magpagamit sa Lord. Amen? Okay? Serving the Lord means we are not serving ourselves, but serving the Lord. Next. Eh, ito yung sabi niya. Huwag tayong mag-alala, di ba? Hindi naman puro bukol. Sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo. Yan, sinabi na naman niya. Palagi sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi kung kailan lang gusto. Hindi sabi niya, maging masipag kailan? Palagi. Di ba? Hindi maging masipag pag linggo. Pag linggo, masipag tayo. Di ba? Masigla. Pero pag Lunes, hanggang wala na. Sabi niya, maging masipag kayo palagi. Yan, sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit daw? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya siguro, hindi tayo naglilingkod ng palagi kasi hindi natin alam. Diba ngayon, alam mo na. Ngayon, alam na natin. Kaya we need to know more God. Bakit? Kasi pag nalalaman natin, hindi pala nasasayang yung paglilingkod ko. Kaya alam nyo, in judgment, basahin nyo sa Revelation, sabi doon, binuksan ang mga aklat. So, maraming aklat. Diba? At sinabi doon, ang aklat ng buhay. Kaya nga, pag tumatanggap tayo sa Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Meaning, dito ka, aligtas ka na. Pero, may isa pang aklat na binuksan. Diba? Hindi lang yung aklat ng buhay. Meron pang isang aklat. Kaya huwag natin kalimutan yun. Hindi lang iisa yung aklat, yung book. Meron pang book of deeds. Yun yung bunga ng ating paglilingkod. Sana hindi tayo manatili dito lang sa aklat ng buhay. Amen? Kasi may iba pang aklat. Okay, nalista tayo dito. Yeah, praise God. Salamat. Di ba? Napasama ka sa buklat. Buklat tuloy. Aklat ng buhay. Pero dapat, hindi tayo manatili dito. Amen? As we serve God, dapat lumipat tayo dito. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? As in, nandito. Huwag kang mag-alala. Literal man o symbolical, whatever it is, pero ang importante dito, alam natin, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili, diba? Hindi para sa kung ano man, hindi mawawala ng kabuluhan. Kasi, ang Diyos, yung memory niya hindi napupuno. Walang nababay rose doon. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mawawala. Dahil walang virus doon. Amen? Hindi kailangan i-reset ng Diyos yung kanyang listahan. Kahit nakalimutan mo na, ang Diyos hindi pa niya nakakalimutan. Diba? Kaya nga tayo minsan, diba? Madalas, minsan, may panalangin nga pala akong ganun, nakalimutan ko na. Pero ngayon, tinugon ng Lord. Diba? Nakuha nyo ba yung mga ganon? Naalala ko na, pinag-pray kita noon. Naalala ni Lord. Pero ikaw, hindi mo na naalala. Amen? So, huwag tayong manatili sa isang aklat. Meron pang isang aklat, mga kapatid. Amen? Kaya ulitin natin, sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Namin natin yung salitang yan. Tayaan natin mangusap sa atin ang Diyos, ang Banal na Espiritu. Ayon lahat ay sumandaling yung muko. Sige, patuloy natin kausapin ang Panginoon. Tayaan natin ang Banal na Espiritu ang magbigay ng tamang conclusion ng mensahe niya ngayon para sa iyo. Hindi ko kayo masyadong kilala, hindi ko kayo lahat kilala, hindi ko alam kung anong sitwasyon at kalagayan nyo. O anong mga dahilan ng
nakakahadlang sa paglilingkod nyo sa Panginoon o motibo sa paglilingkod sa Lord. Pero ang Banal na Espiritu, kilala niya at alam niya ito. Kaya natin nakausapin tayo. Kung kinukumpronta tayo ng Banal na Espiritu, sumuko tayo. Sabihin nyo, Lord, Holy Spirit, patawarin mo ako. Alam ko, nalulungkot ka. Because I serve. Sa aking sarili, akala ko sa Panginoon ako naglilingkod. Sa sarili ko pala. Ang yabang ko dahil may talent ako. Kapag naglilingkod ako, umaasa ako na papansinin, pupurihin. Umaasa ako na mayroong reward agad. Pero mali pala. Naglilingkod ako bilang isang alipin. Say it to God. Sabihin mo yan sa Lord from your bottom of your heart. Pakinggan ka ng Diyos. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you, Holy Spirit, for prompting us. Dahil ayaw mo, Panginoon, na mapahamak kami. Ayaw mo na mawalang saysay ang mga ginagawa namin. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Gusto mo na maiayos ang mga mali naming pananaw, kaisipan, patuloy na nalilinlang at dinadaya ng kaaway. Salamat sa mga katotohanan patuloy mong pinapahayag sa amin. Mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Kaya ngayong umaga, Lord, we are free because we receive, we accept the truth. Kinatanggap po namin ang mga katotohanan ito. Minsan masakit, pero ang totoo masakit. Pero salamat sa pagpapalaya. Salamat, Banal na Espiritu, na aming guro, tagapagpaalala. Patuloy mo kaming inaalala. Ayaw mong mapahamak, mawala ng saysay ang aming mga ginagawa. Thank you, Lord, for opportunity to serve you. Salamat po sa mga gift, mga talent, sa mga resources, time, even energy, Panginoon, lakas na binibigay niyo sa amin. Pinagkatiwala mo sa amin para magamit namin sa paglilingkod sa inyo. It's a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Isang napakalaking karangalan na huwag naming makalimutan. Naglilingkod kami sa hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Gumawa ng langit at ng lupa. Mga bagay na hindi namin halos sukat maisip. Because you are a great God. Dahil ikaw ay dakila na Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat din po sa pagpapatawad. Salamat sa pangunawa sa aming mga pagkukulang, pagkakamali. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Kaya ngayong umaga, nais naming ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat. Thank you for your attention at sa iyong pakikinig. God bless you more.